Dzień dobry, witam was, mam na imię Oli and you are watching Adventures with Oli. So ngayon, yung gagawin natin ngayon sa video na to, lagyan natin ng konting twist yung YouTube channel ko na bakit hindi tayo mag-house raid ng bahay ng isang Filipino dito sa Poland. So wag na tayong lumayo si Rose na sila yung rumerenta sa isang apartment namin na sa kabilang building lang. So tingnan natin kung gaano sila kalinis sa bahay. Kasi syempre, ang trabaho nila ay sa bahay dito sa Poland. So tingnan natin kung malinis ba din sila sa kanilang sariling bahay. So magtatapon lang ako ng basura, tapos diretso na tayo sa bahay ni Rose. So tara! So natapon na natin yung basura. So minsan dun sa basurahan, minsan pupunta dun si Rose para magtingin kung may mga pwede pa. Siya yung basurera dito. So andito na tayo sa babaan ng building nila. So hindi nila alam na pupunta ako. Tapos titingnan natin kung ano ba yung itsura ng apartment nila. So dito na tayo. So, nasa third floor sila. Katulad din sa amin, third floor din sila. So. Masana ni saraduhan mo yung pinto. Ayan o. Oh. Anong bahay to? Kita nyo yan? Siyempre. Busy sila. Ayan. Ito yung mga magnanong pabila. So, ito yung isang kwarto nila. Oh, no! Ang kalat, diba? San ka pa? Ah. Ito pa yung isa. Parang may aalis. Ano? Wala na. Kasi ito na namin. Wala siya, ito palang kulang mabal ito ng Istanbul na po si Luisa. Ayun, so naging fail yung apartment tour natin sa apartment ni Rose na dahil sa masama yung pakiramdam nila, may sakit daw sila. Nung time na yun, dapat may pupuntahan kami. So ako namang si Reddy na hindi na-inform na hindi sila matutuloy. Pero tumuloy pa rin ako nung time na yun. So ang ginawa ko na lang doon, nakikain, tapos nag-shot-shot ng ilang parte ng apartment nila. So, para pakita nyo kung ano yung itsura ng apartment nila at kung ano yung anong itsura ng apartment ko dito. So, ang gagawin nila natin dito sa video na to, magtutour tayo dito sa apartment namin. So, medyo madumi. So, maglilinis tayo para makita nyo later on kung ano ba yung look ng apartment na to. Okay. So, tara! Samahan nyo akong maglinis. Ngayon, nandito tayo sa part ng kitchen kung saan dito kami kumakain, dito nagluluto. Alam niyo na yung ginagawa natin sa kitchen. So, ito yung style ng kitchen ng kitchen namin. So, isa sa paboritong lugar ko tong kitchen na to kasi medyo ang ganda ng pagkakagawa ng gumawa ng apartment na to. So, ang gamit namin dito sa kitchen na lutuan ay electric. So, karamihan sa mga lutuan dito sa Poland, electric na yung mga ginagamit. So ito, linis-linis. Ito yung mga pinagkainan na hindi ko pa mailagay sa dishwasher kanina.
kasi puno pa. So kailangan kong ibalik sa mga cabinet yung mga plato na to. Ngayon dito din sa Poland, lahat ng karamihan din sa bahay may mga dishwasher. So kung tamad kang maghugas ng plato, ng mga baso, good for you kasi may dishwasher. So ayan, tapos na tayong maglinis dito sa kitchen. So lipat tayo sa bedroom. So share ko sa inyo kung ano yung look ng bedroom namin dito sa Poland. Tara! So ayan, medyo madumi pa yung bedroom namin. So linisin natin. Kasi kagigising ko lang eh. Ang alas 12 na lang tahan ito, kagigising ko lang. So ayusin natin. Pupunta tayo ngayon dito sa wardrobe. Dito yung mga gamit namin. So, pagod ako. Hindi kasi medyo masama kasi yung pakiramdam ko, kaya nandito rin ako sa bahay. Absent ako sa trabaho. So, nag-decide ako na gumawa ng video. Tapos, kasi lalo ako nagkakasakit kapag walang ginagawa. Eto, nandito tayo ngayon sa wardrobe. Nandito yung mga sinusuot namin araw-araw. Tapos dito pa sa baba yung iba. Tapos ito. So, ito yung pinaka-room ng mga damit, ng mga bag sa taas, mga bagahe kapag magta-travel. So, dito sa wardrobe to, connected to sa toilet. Wait. Ayan, so yung toilet ito connected to sa wardrobe, tapos yung wardrobe namin connected naman sa bedroom namin. Ayun o, yun yung bedroom namin, ito yung wardrobe, ito naman yung toilet. So, ito, oops, ito yung shower, kung saan dito ka naliligo. Ito yung pinaka-paborito kong spots. Now, nung nakita ko pa lang ito nung una pa lang, sabi ko, wow, mayamanin! So, eto, ang ganda ng ano, kahit yung dati kong mga client na kapag nabubunta dito, tinatanong nila kung sinong gumawa ng apartment ito kasi ang ganda nga. So, ayun, dito tayo sa toilet. So, medyo lilinisin natin itong bathtub. Nung may history itong bathtub na to, tagal ko nang hindi ginagamit yung bathtub na to kasi isang beses nagbabad ako, tapos ang init-init, tapos pagtayo ko, nagpunta ako ng kitchen, may ginawa lang ako sa kitchen, tapos di ko na malayan, naumpog na pala ako, tapos nahilo na ako, tapos pagbukas ng mata ko, pagmulat ang mata ko, nakahiga na ako sa sahig, tapos may dugo yung likod ko, kaya may pokrat ako dito sa likod, tumama ako sa dun sa isang drawer. Buti na lang hindi dun sa bubog sa pinakataas dun sa drawer ako tumama. Ayun, so tagal ko nang hindi ginagamit yung bathtub na to. Ginagamit ko lang to kay Migo kapag lumalabas kami ni Migo, tapos basa yung paa niya, diyan ko nililinis sa si Migo. So eto, kailangan nating linisan. So, ayan, natapos na natin maglinis ng apartment. So, eto na yung bedroom na okay na. Pwede na siya ulit tulugan. At eto na yung wardrobe na wala naman akong ginawa. Kasi okay naman siya. Ayan. Tapos ito yung bedroom, toilet. Ayan. Ito yung toilet. Ayan, so nandito rin tayo sa balkon.
na kung saan hindi pa masyadong okay kasi yung weather hindi pa ganun ka okay, so medyo malamig pa, hindi pa magandang lagay ng halaman. So itong halaman na to, gubambilya, nasa labas to, kaso dahil sa gusto naming mabuhay itong gubambilya na to, so pinasok namin ng buong season ng winter. So ngayong siguro katapusan ng March, ilalabas na ulit namin siya, tapos gagawin na ulit namin yung balkon na parang summer style. Ayun. Oh, delete. Ito yung part na kung saan nagbablog palagi ako. So, ito yon. Yan yon. Yan yung office ko. Kapag naggagawa ako ng lesson plan o nung about sa trabaho, nag-edit ng video, dito lang sa part na to. Ayan. Ayan, ito na yung kabuuan ng apartment tour natin. Bagamat hindi ito yung pinaka-normal apartment ng isang Filipino dito sa Poland. So, yung ganitong apartment, pumapatak na 2,500 to 3,000 zloty na renta kada buwan. So, ayun, katulad ng apartment ni Rose, dahil sa sina Rose ay kaibigan namin. So, yung ganung apartment, pumapatak yun na 2,500. Pero dahil sa kaibigan nga namin si Rose, 2,000 lang ang binabayad ni Rose. So, doon sa 2,000 na yun, may kahati pa rin si Rose. So, may nasisave pa si Rose na pera galing sa sahod niya. Ayun, so, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dahil sa padami ng padami na yung mga subscribers natin, mag-subscribe pa kayo at kung nagustuhan niyo yung video na to, just share at mag-like. At kung meron pa kayong gustong gawin ko aside from answering your questions, mag-comment lang kayo para try natin gawin kung ano yung idea ninyo. So, why not? Try natin. So, thank you and bye!